Inatake ni Big Mom sila Jinbei at Luffy gamit ang apoy ni Prometheus. Kaya hindi nito napansin na may nagbasag sa portrait ni Mother Carmel. Nabahala ang mga tauhan ni Big Mom sa nakita. Samantalang ang Emperor ay hindi alam ang gagawin. Si Bej ay naghanda na sa pag-atake ng launcher. Saka tinanggal ni Brook ang kanyang maskara. Nagtaka si Big Mom dahil akala niya ay namatay na ang Soul King. Saka ito nagwala dahil sa nangyari. Nagpatuloy ang kaguluhan dahil sa mga clone ni Luffy na nandoon. Nagagalit si Judge dahil nagulo ang seremonya. Kaya hinihingi niya ang mga raid suit nila para tumulong. Pero ayaw siyang payagan ni Boy Dila dahil sila na daw ang bahala. Iniligtas ni Sanji si Pudding subalit binaril pa rin siya nito. Hindi tinigilan ni Pudding na barilin ng Cook dahil ito ang utos ng kanyang ina. Subalit naglakad lang papalapit si Sanji hanggang sa maubusan siya ng bala. Saka naalala ng dalaga na kinatatakutan siya ng mga tao dahil sa kanyang third eye. Pero si Sanji ay napakaganda ng turing sa kanya. May dumating na atake kaya iniligtas na naman ito ang dalaga. Giit ni Daifuku na walang kwenta daw si Pudding dahil palpak ito sa kanyang misyon. Pinalabas nito ang genie sa kanyang belt na kaagad na sumugod patungo kay Sanji. Nagmakaawa si Pudding na siya ang papatay sa Cook pero binanatan siya ng sariling kapatid. Saka kinalaban ni Sanji sa ere ang malakas na genie. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa hanggang sa mapatalsik nito ang binata. Si Big Mom ay wala na sa sarili. Pinagsusuntok ni Luffy ang mga tauhan nito. Si Jinbei ay umatake din sa kanila. Saka sinipa pa ng bida ang mga kalaban. Pinigilan siya ni Bej upang hindi siya paghinalaan ng Big Mom Pirates. Si Jinbei ay pinagtutulungan ng malalakas na anak ng Emperor. Susugod din si Oven sa kanya kaya pinigilan ito ni Pedro. Ngunit pagsuntok nito ay naging napakainit ng espada ng Mink kaya nabitiwan ito. Nagtataka naman sila Nami dahil hindi pa rin nawawala ng malay si Big Mom. Si Brook ay natanggal pa ang ulo dahil sa atake. Pero sinabi nito sa captain na ayos lang daw siya. Samantala si Judge ay banihag na rin ng Big Mom Pirates. Samantala ang tatlo niyang anak ay tinanggap na lang ang kamatayan dahil naloko daw sila. Nagmakaawa naman ang kanilang ama hanggang sa maiyak ito kaya kinuna ni Morgan ng litrato para sa balita. Saka pinagtawanan pa siya ng mga pinuno ng Underworld. Tapos tinukso-tukso pa siya ni Boy Dila. Napagpasyahan ni Luffy na ipagpatuloy ang misyon. Nang maramdaman nila ang nakakatakot na presensya ni Katakuri. Saka isinigaw ni Bej na maglagay na sila ng earplug. Pagkatapos ay hinarap nila Bej at ng mga tauhan nito si Katakuri. Habang si Luffy ay kinuha ang nabasag na picture, umatake ng napakalakas si Sanji kay Daifuku kaya nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Lahat ng kasapi ng Vinsmoke family ay may nakatutok na baril sa ulo. Pinipilit ni Sanji na magtungo sa pamilya para iligtas ang mga ito pero pinipigilan siya ng mga alagad ni Big Mom. Dahil dito ay nakita na naman siya ni Daifuku. Lumabas sila Caesar sa salamin. Natatakot si Brulee dahil baka isipin daw ni Big Mom na siya ay isang traitor. Ngunit buo ang loob ni Caesar na gamitin ang kakayahan ng witch upang mabawi ang kanyang puso. Sumilip ang scientist para tignan ang kaguluhan sa loob. Pero napansin niyang hindi pa rin nagagamit ang launcher. Kaya si Luffy ay patungo sa Emperor para muling ipakita ang litrato. Nais naman pigilan nila Bej si Katakuri. Pinagbabaril ng mafia boss ang general pero walang kwenta ang mga bala niya sa katawan nito. Si Luffy ay inatake ang mga kalaban sa harapan. Ngunit pinagbabaril pa rin siya ng mga ito pero napabanda niya lang ang mga bala. Sa kanya ipapakita ang nasirang litrato kay Big Mom ngunit nahuli ni Oven ang kanyang kamay. Dahil dito ay nais bawiin ni Brook ang litrato. Sa isang iglap ay nagyelo si Oven dahil sa atake at nakuha na din ito ang portrait. Pero mabilis na nakatakas si Oven dahil sa kakayahan nito. At patuloy siyang pinigilan ni Brook para magawa ni Luffy ang misyon. Nagsawa sa kakabaril si Bej dahil walang kwenta ang mga bala niya. Saka inutos ni Katakuri na patayin na ang Vinsmoke family. Kaya tinrashtalk niya muna ang mayabang na si Judge bago niya ito patayin. Si Sanji ay pinipilit pa rin silang iligtas. Ngunit pinipigilan pa rin siya ng genie na nagmula kay Daifuku. Patuloy siyang tumakbo ngunit nahuli siya nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang manood sa gagawin ni Boy Dila. Hinahabol na ni Katakuri si Luffy para pigilan ito. Umatake ang general kay Luffy ngunit niligtas siya ni Pedro. Sinuntok din ni Jinbei ang katawan nito. Pero nakatakas at patuloy na hinabol ang bida kaya muling pinagbabaril ni Bej. Tinakpan nito ang baril at kaagad na umatake sa bida upang hindi nito mapakita ang picture. Ngunit pinahaba ni Luffy ang kamay kaya nakita na ito ni Big Mom. Dahil dito ay tuluyan ng nabaliw si Big Mom. Kaya sumigaw na ito ng napakalakas na siyang hinihintay nila Bej. Dahil sa lakas ng sigaw ay hindi makagalaw ang lahat. Kaya sinamantala ito ni Sanji para iligtas ang pamilya. Saka nilagyan ng mga kaibigan ni Sanji ng mga earplug ang mga Vinsmoke. Saka winasak ng binata ang candy na ginawa ni Boy Dila kaya nakatakas ang mga ito. Binigay din nila ang mga raid suit ng Germa. Samantalang sila Bej ay naghihintay na tuluyang manghina ang Emperor bago gamitin ang launcher. At walang magawa ang mga anak nito dahil sa lakas ng sigaw. Sa nakaraan ay dinala ng kanyang mga magulang si Charlotte Linlin sa isang isla, saka nangako ang mga ito na magbabalik sa kanya pagkatapos ng trabaho.
Agad na pumayag si Linlin dahil sa mga candy na nasa kanyang bag. Ngunit naiiyak ang kanyang ina dahil iiwan na pala nila dito ang batang giant. Kumain ng kumain si Linlin hanggang sa maubos ang mga candy. Pagsapit ng gabi ay nagugutom na siya ngunit naghihintay pa rin sa pagbabalik ng mga magulang. Ipinakita din na noon ay kinatatakutan talaga ang mga giant dahil malupit ang mga ito. Ngunit isang araw ay biglang naglaho ang dalawa nilang pinuno. Nagdulot ito ng pagkahuli ng ilan sa mga giant kaya nagsagawa ng public execution. Pero pinigilan ni Sister Carmel ang pagpatay sa mga ito. Sa kadahilan ng baka magkaroon ng himagsikan ng mga giant at ubusin ang lahi ng mga tao. Kaya patawarin na lang daw nila ang mga giant. Kalaunan ay nagpagawa ng bahay ang punan si Carmel na tumatanggap ng kahit na ano pang lahi. At makalipas ang 37 years ay nakilala ni Linlin si Mother Carmel. Doon ay may iba't ibang uri ng mga bata na iniwan din ng kanilang mga magulang. Doon ay unang beses palang makakita ni Linlin ang kanyang mga kauri kaya labis siyang natuwa. Naglalaban ng isang oso at lobo, ngunit nang makita ito ni Linlin ay pinigilan niya ang dalawa dahil ayaw niya nang nag-aaway. Kinabukasan ay nakita siya ni Mother Carmel na umiiyak. Kwento ni Linlin na kinain daw ng oso ang lobo dahil nilagay niya ito sa iisang cage, kaya sinampal niya ang oso. Nagulat si Carmel nang malaman na napatay niya ito sa isang sampal lang. Pero nagsimulang mamerwisyo si Linlin dahil sa nais niyang makatulong pero sa maling paraan kaya natakot ang mga bata. Isang araw ay hinahabol ni Linlin ang mga batang natatakot sa kanya. Pinakita sila Oimo at Kashi na naghihintay matapos ang duelo ng kanilang dalawang pinuno na sila Dory at Brogy. Ito yung dalawang giant na nakita nila sa Inis Lobby dahil niloko sila ng Navy na hawak ng mga ito ang dalawang pinuno. Ngunit nang sinabi ng Sniper King ang katotohanan ay tinulungan ng mga ito ang Straw Hat. Pinapaghanda nila si Linlin para sa pag-aayuno. Pero ayaw niya itong gawin dahil mahilig siyang kumain. Napatalsik si Hiro din dahil nagsasanay itong lumaban. Ito naman ang giant na nakilala nila Luffy sa Dressrosa. Giit ng trainer na kailangan nilang magsanay upang maghanda sa pagbabalik nila Dory at Brogy. Dumating ang dalawang former chief na sila Jarl at Jorul. Labis daw silang tinitingala ni Hiro din dahil magigiting na mandirigma ang mga ito. Giit ng mga giant na kakain daw sila upang maghanda sa pag-aayuno. Nagustuhan ni Linlin ang narinig dahil mahilig siyang kumain. Pagdating sa bayan ay pinagdiwang ng mga giant ang kapanganakan ni Prince Loki. Nang matikman ni Linlin ang napakatamis na pagkain ay tuwang-tuwa ito. Kaya kumain siya ng napakarami na ikinagulat ng mga kasama. Pinigilan nila ang bata dahil mauubos nito ang mga pagkain. Ngunit tuluyan nang nabaliw si Linlin. Ikatlong araw ng pag-aayuno ay gutom na daw siya. Sa ikaapat na araw ay pinalakas ni Mother Carmel ang kanilang loob para makumpleto ang pag-aayuno. Sa ika-anim na araw ay gigil na gigil nang kumain si Linlin ng matamis na pagkain. Sa ikapitong araw ay dumating ang masamang balita kay Carmel. Dahil sinunog pala ni Linlin ang bayan para maghanap ng matamis na pagkain. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ay naglalabas ito ng malakas na aura. Nais na siyang patayin ni Jorul. Pero naging kulay pula ang mga mata nito. At nagawang maputol ang espada ng Elder. Sa kanito ay binalibag ng napakalakas ang kawawang giant. Pinigilan siya ng iba pang mga giant. At pinag-utos ni Carmel na kumuha ng hinahanap nitong pagkain. Pagkatapos ay gumamit siya ng kapangyarihan kaya nagkaroon ng mukha ang malaking apoy. At pinangalanan niya itong Pandora. Dinala nila ang mga pagkain na agad na binigay kay Linlin. Habang si Mother Carmel ay ginamit ang kakayahan upang maapula ang apoy sa buong paligid. At ang mga apoy ay naging isang maliit na araw. Nakatulog na si Linlin pagkatapos kumain. Utos naman ni Elder Jorul na disiplinahin ang bata habang maaga pa. Papatayin ni Elder Jorul si Linlin pero pinigilan ni Mother Carmel. Dahil kahit na ganun ay isang bata pa rin daw ito. Kaya aalis na lang daw si Mother Carmel kasama si Linlin. Nais ni Hiro din na ituloy ang pagpatay kay Linlin pero hindi ito nagawa ng Elder. Dahil sa insidente ay namatay si Elder Jorul. Ngunit nagtataka pa si Linlin kung bakit ito namatay. Kalaunan ay kumalat ang balita sa mga bansa ng mga giant. Samantala sila Mother Carmel kasama ng mga ampon ito ay naglakbay sa karagatan. Ngunit nagpatulong pa rin si Mother Carmel sa ibang mga giant na gumawa ng bagong tahanan. Kaya muling naging masaya ang mga bata pati na si Linlin. Isang araw ay umalis muna si Carmel dahil bibili daw siya ng mga pagkain. Ngunit nagtungo siya sa barko ng Navy upang ibenta sa malaking halaga si Linlin dahil mapapakinabangan nila ang lakas nito. Napag-alaman na acting lang din pala ang pagliligtas ni Mother Carmel sa mga giant upang pagkatiwalaan siya ng mga ito. Dahil ang trabaho pala ni Carmel ay ang magbenta ng mga malalakas na bata na mapapakinabangan ng government. Pag-uwi ni Carmel ay nagkantahan muna sila, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ibebenta lang sila nito. Pagsapit ng gabi ay nagbibilang ng salapi si Carmel dahil magre-retiro na daw siya sa ganitong trabaho. Kinabukasan ay naghanda sila ng malaking birthday cake na Croquembouche na paborito ni Linlin. Sunod ay nagkaroon pa sila ng tea party. Dahil sa tea party at sa masarap na cake ay ito na ang pinakamasayang birthday party ni Linlin sa buong buhay niya.
Ngunit pagkatapos ay hindi niya matagpuan ang lahat ng mga kasama kaya labis siyang nalungkot. Sa present ay ito pala ang naaalala ni Big Mom kaya sumisigaw siya ng malakas at hinahanap si Mother Carmel. Meron palang nakakita kung paano naglaho ang mga kasama ni Linlin. Kaya natakot ito at hindi na muling bumalik sa isla. Ang isa pang nakakita sa nangyari ay natuwa sa nasaksihan. Ito ay ang piratang si Struzan na may kakayahang gawing pagkain ng lahat ng mga bagay. Pinuntahan niya si Linlin kaya nagtanong ang bata kung nasaan si Mother Carmel. Sagot ni Struzan na babalik din ito kaya siya muna ang mag-aalaga kay Linlin. Agad na gumawa ng iba't ibang mga pagkain ng cook at ibinigay ang lahat ng mga ito sa bata. At ang dalawa ang magiging founder ng Big Mom Pirates. Sa present ay nandoon din pala si Struzan na nag-aalala kay Linlin. Ngunit tuluyan ang itinira ni LaBege ang mga launcher patungo sa Emperor. Giit ni Linlin na ang pangarap niya ay tulad ng pangarap ni Mother Carmel na pag-isahin ang lahat ng mga lahi. Sinubukan ni Linlin na gayahin ang kapangyarihan ni Carmel at nagulat siyang nagagawa niya ito kaya nakagawa ng mga homies. Dahil sa nakita ay nagpa siya si Struzan na tulungan si Linlin na matupad ang pangarap nito. Naghahanap na ang mga marine dahil hindi na nagpakita sa kanila si Carmel. Ngunit nang makita ang mga homies na ginawa ni Linlin ay natakot sila sa mga ito kaya pinagbabaril. Ngunit dahil dito ay inihagis ni Linlin ang isa. Kaya sumugod ang iba pa ngunit lahat sila ay walang laban sa lakas nito. Kalaunan ay naging wanted na kagad si Linlin. Isang araw ay kumain ng napakarami si Linlin sa winasak niyang kaharian. Dumating ang mga marine para tapusin sila. Pero gamit si Prometheus ay nasunog ang lahat ng mga ito. Ginawa ito ng dalawa hanggang sa tumaas ang bounty ni Linlin. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pangha-hunting ng mga hari. Sa present ay hindi alam ni Big Mom na patungo sa kanya ang mga launcher pero nasunog nito ang mga bala dahil sa lakas kaya palpak ang kanilang plano. Gumawa si Katakuri ng mga earplug na gawa sa Mochi para hindi na sila maapektuhan ng mga sigaw ni Big Mom. Tumakbo si LaBege nang malaman na palpak ang misyon. Hindi makapaniwala si Caesar na naglaho ang mga launcher niya dahil lang sa sigaw ni Big Mom. Sila Luffy ay tumakas na rin patungo sa salamin. Ngunit nabasag naman ito dahil na rin sa sigaw ni Big Mom kaya luhaan ang lahat dahil hindi na sila makakatakas pa. Samantala ang mga malalakas na anak ni Big Mom ay patungo upang tapusin sila. Dahil corner na sila ay nagkaroon ng pagyanig dahil nagsimulang mag-transform si Veg na mas malaki pa kay Big Mom. Dahil siya ay isang human castle na napakaraming mga kanin dahil sa kapangyarihan ng Devil Fruit. Binuksan niya ang gate upang papasukin ang mga kasama. Pinagbabaril ng mga tauhan nito ang mga anak ni Big Mom para makapasok sila Luffy sa loob. Sunod ay umatake naman si Veg gamit ang mga kanin ng palasyo kaya napapahanga sila Luffy at Chopper. Nagpatuloy sa pagsigaw si Big Mom kaya binigyan ni Katakuri ng Mochi ang isang underworld leader para hindi sumabog ang eardrop. Nakita nito ang Tam Ate Box na naisip niyang kunin. Nagmamadali si Caesar upang makatakas. Ngunit nahuli pala siya ni Katakuri kaya hinila ito pabalik. Mabuti ay natanggal sa kanya ang bag kaya nakatakas. Saka lumapit ang mga ito para patayin ang mga intruder. Naiwan sila Nami sa labas. Kaya pinipigilan sila ni Konten. Pinagbabaril ito ng mafia upang tulungan sila. Ngunit pinagbabato sila ni Katakuri ng magic beans. Si Nami naman ay nahuli ni Smoothie. At pinigilan ng mga ito si Luffy na iligtas ang crew. Maging ang atake ni Chopper ay walang kwenta para sa general. Tapos hinawakan siya ng mainit na kamay ni Oven. Si Carrot naman ay nahuli ng genie ni Daifuku. Sila Sanji ay napaligiran ng marami pang alagad ni Big Mom. Sa utos ni Judge ay ginamit ng mga anak ang kanilang mga raid suit. Kaya nag-transform ang mga ito at nagkaroon ng kanya-kanya mga battle outfit. Dahil dito ay nagawang makuha ni Niji ang mga bala ng baril. Si Yanji naman ay sinalo ang mga ibinato sa kanila gamit ang kakaibang lakas. Si Rijo ay pinigilan ng mga palaso gamit ang kakayahan. Pinaikot ni Judge ang sandata kaya napatalsik ang mga kalaban. Pinagtitira sila ng apoy ni Base Cart. Ngunit hinigop lang ito ng kapangyarihan ni Ichiji pagkatapos ay pinabalik ito sa kanila. Dahil dito ay nalaman nilang hindi basta-basta ang Jerme 66. Naisip ni Boy Dila na muling hulihin ang mga ito gamit ang candy. Pero mabilis na sumugod sa kanya si Ichiji at sinuntok siya sa pagmumukha. Pinagbabato ng mga sandata si Niji ngunit tinapos sila nito ng sabay-sabay. At iniligtas din ito si Chopper mula kay Oven. Si Yanji naman ay nakipagpalakasan kay Daifuku. Ngunit sa lakas ni Yanji ay pinaikot-ikot niya ito sa kahinagis sa genie. Tapos inatake niya din ang genie sa ulo. Si Rijo naman ay inatake si Smoothie ng lason kaya nabitiwan si Nami na agad namang nasalo ni Sanji. Ang iba pa ay inatake naman ni Luffy upang makaligtas ang mga kasama. Samantala si Luffeld ay binuksan ng Tam Ate Box. Ngunit tumalsik siya sa sigaw ni Big Mom. Kaya tumalsik din ang legendary treasure sa ere. Naisip ni Veg na may chance pa silang patayin si Big Mom. Kaya inatake niya ito ng mga kanin. Ngunit iniligtas naman ito ng candy wall ni Pero Spero. Nilabas ni Veg ang mga gulong ng palasyo at sumugod dahil balak niyang ubusin kay Big Mom ang lahat ng mga bala. Ngunit sumabog ang kanin dahil nilagyan pala ito ni Katakuri ng mga mochi.
Kaya balak ni Bej na sagasaan na lang si Big Mom kaya yumanig ang buong palasyo. Saka nag-announce si Bej sa mga kasama na nabigo daw sila dahil nilagyan ni Boy Dila ng mga candy ang gulong ng palasyo. Dahil dito ay naghihintay na lang silang tapusin ng Big Mom Pirates. Nagagalit si Katakuri dahil ginamit ng mga kalaban si Brulee. Si Smoothie ay pinigan ang sarili para matanggal ang laso ni Riju. Nagtungo si Bej sa loob ng kanyang palasyo at sinabing ito ang first time na hindi nila napatay ang target nila. Samantala sa labas ay tumigil na sa pagsigaw si Big Mom. Pinaliwanag ni Bej na siya ang palasyo, kaya kapag winasak ito ay mamamatay din siya, at mawawala na rin ang pagtataguan ng lahat. Galit na galit si Big Mom dahil sa pagtataksil ni Bej kaya natakot ang lahat. Sa isang suntok ni Big Mom ay labis na nasasaktan si Bej. Saka sinilip sila ng Emperor mula sa bintana. Dahil pinapalabas nito ang mga intruder at traitor, pinagsusuntok ni Big Mom ang palasyo kaya sa bawat suntok ay nararamdaman ito ni Bej. Para iligtas ang asawa ay nagpakita si Chiffon. Pero lalong nainis si Big Mom dahil kamukha daw ito ni Lola. Kaya sinuntok pa siya nito pero nailigtas ni Luffy. Ang mga tauhan ni Lin Lin ay naghihintay na mawasak ang palasyo upang mapatay ang mga nagtatago sa loob. Labis na ang pinsala na natatanggap ni Bej kaya nais nang lumabas ni Luffy pero pinigilan ito ni Chopper. Saka sinabi ng mga kasama na nakuha na nila ang pakay kaya kailangan na lang nilang makatakas lalo na at wala doon sila Zoro. Patuloy na nasasaktan si Bej sa mga suntok ni Big Mom. Kaya nais na talagang lumabas ni Luffy. Giit ni Bej na hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang pamilya. Kaya kailangan nilang gawin ang isang bagay para makaligtas. Patuloy ang pinsalang natatamo ni Bej. Ngunit hindi daw ito susuko dahil mapapahamak ang kanyang pamilya. Samantala sa labas ay patuloy ang pagsuntok ni Big Mom kaya naghahanda ang mga anak nito. Nagplano si Bej na bumalik sa kanyang human form at gamitin ang kakayahan ni Caesar sa paglipad para makatakas. Giit ni Caesar na napakaraming haki user sa labas kaya hindi ito uobra. Nagtatanong si Judge kung bakit pa rin sila iniligtas ni Sanji. Sagot nitong malulungkot ang itinuturing niyang ama na si Zef kung magtatanim pa rin siya ng sama ng loob. Saka sinabi ng cook kay Judge na huwag nitong iisipin na siya ay kanyang anak dahil si Zef lang ang kanyang ama. Ipinangako naman ito ni Judge at sinabing hindi din niya gagalawin si Zef. Nagsimulang mag-crack ang palasyo dahil sa lakas ni Big Mom kaya nababaliw na sila sa loob. Giit ni Judge na buksan nila ang gate dahil tutulungan nilang makatakas ang mga ito. Kaya matapang na naglakad ang Jerme 66 sa pamumuno ng kanilang ama. Nang sinabi ni Judge na handa na sila ay nagsimulang bumalik sa human form si Bej. Gamit ang mga raid suit ay lumipad ang Jerme 66 upang kalabanin si Big Mom. Naghanda sa pagbaril ang mga tauhan ni Big Mom. At walang awa silang pinagbabaril ng mga ito. Subalit hindi pala umubra sa mga raid suit ng Jerma ang mga bala nila. Nagmadali si Caesar na tumakas kasama si Bej. Ngunit sa utos ni Katakuri ay hinabol sila ng napakaraming Big Mom Pirates. Sunod ay umatake pa ang Emperor gamit si Prometheus. At direkta nitong tinamaan si Rijo kaya nahulog ang dalaga. Samantala si Luffy ay nais nang lumabas sa katawan ni Bej kaya pinipigilan nila. Sumugod ang dalawang long neck kay Rijo kaya sa pagsipa ay nilagyan niya ng lason ng mga pangit. Ngunit tinulungan sila ni Smoothie na matanggal ang lason. Dumating si Big Mom upang tuluyang tapusin si Rijo. Ngunit lumabas sila Luffy at Sanji upang pigilan ang atake nito. Tatakas na sila ngunit tinawag ni Big Mom na isang duwag si Luffy. Nainis ang bida sa sinabi ng Emperor kaya gumamit siya ng Gear 4. Saka siya sumugod at sinuntok si Big Mom na nagsanhi ng napakalakas na pagyanig sa paligid. Samantala ang mga kasama ay pinagbabaril na ng mga bata ni Big Mom ngunit pinrotektahan sila ng Jerme 66. Sumugod ang dalawang crew ngunit pareho silang walang laban sa kakayahan ni Niji. Sumugod pa ang tatlong bata ni Big Mom kaya pinaghahagis lang sila ni Yanji gamit ang kakaibang lakas nito. Nang may sumugod pang tatlo ay ipinamalas naman ni Ichiji ang kanyang bilis at kakaibang kakayahan. Subalit dumating si Oven para tapusin sila. Mabuti ay dumating si Yanji para pigilan ang atake nito. Saka nagpa siya ang dalawa na magkaroon ng pagtutuos. Patuloy na tumatakas sila Caesar. Ngunit dumating naman ang genie ni Daifuku para atakihin sila. Subalit sa tulong ni Niji ay nakaligtas na naman sila mula sa malakas na genie. Sunod ay si Smoothie naman ang dumating. Ngunit pinigilan siya ni Ichiji na atakihin sila Caesar. Naglaban ang dalawa at nagawa nitong mahuli sa paa si Ichiji, ngunit gamit ang lakas ng bots ay nakatakas ito mula sa General. Sa kabila nito ay may pumipigil pa rin kila Caesar. Kaya dumating si Judge para iligtas sila mula sa mga ito. Natutuwa na ang scientist dahil malapit na silang makatakas. Ngunit nag-aabang pala si Boy Dila kaya gumawa ito ng candy wall kaya sumuko na si Caesar. Nang dumating ang Jerme 66 at sabay-sabay na sinuntok ang napakakapal na candy wall, kaya tuluyan itong naglaho. At nakatakas sila Caesar kaya natuwa ang mga kasama nito. Samantala si Lufeld ay balak pa rin nabuksan ng Tamate Box. Ngunit nandoon pala ang isa pang underworld leader na si Stussy. Kukunin na sana ni Lufeld ang box nang patayin siya nito gamit ang flying finger pistol.
Dahil ang totoo ay isa pala siyang CP0 agent. Nalaman niyang pinapanood sila ni Morgan. Ngunit nag-alala sila nang mahulog ang Tam Ate Box. Muling sumugod si Luffy gamit ang Gear 4 at inatake ng napakalakas si Lin-Lin. Ngunit napatalsik siya nito at umabot na sa limit ang Gear 4 kaya iniligtas ito ni Sanji at tumakas. Hinabol sila ni Big Mom na galit at bago sila nito mapaslang ay dumating si Judge at umatake ng sibat nito na nawasak dahil sa lakas ni Big Mom. Muli siyang sumugod at sinipa ang Emperor. Ngunit nahuli siya nito at inatake ni Big Mom ng napakalakas sa ulo gamit ang kidlat ni Zeus. Agad na nagtungo ang mga batang Vinsmoke sa kanilang ama. Samantala nasa harapan na pala si Katakuri para pigilan sila. Nang dumating si Ichiji para ipagtanggol sila Caesar. Sila Yanji at Niji naman ay inatake si Big Mom pero wala itong epekto. Sila Caesar naman ay nahihirapan pa rin makatakas dahil sa madaming alagad ng Emperor. Ang tatlo pang malalakas na anak ng Emperor ay kalaban naman nila Sanji at Riju. Ibinaba ng Cook ang Captain at matapang na sumugod at nakipaglaban kay Oven. Saka tumalon at pinagsisipa niya ito pero sumusuntok din ang napakabilis si Oven. Sunod ay umatake naman si Genie. Kaya pinagsisipa niya ang sandata nito. Hindi matamaan ni Smoothie si Riju. Nasipa ni Riju si Smoothie ngunit nakabawi ito sa kanya. Subalit dahil sa raid suit ay nagkaroon ng lason sa hita ang General. Sinusubukang tamaan ni Ichiji si Katakuri ngunit nang mahuli ay tinuhad lang siya nito. Kaya pinasabog ng Germa ang sarili nitong gloves para makatakas. Pinalo ni Big Mom si Yanji kaya ginamit ang lakas ng kanyang raid suit. Saka sinipa ito ng malakas ni Niji sa ulo. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon na makatakas sila Caesar. Ngunit bumunggo siya sa kanyang clone. Pero si Brulee pala ito na nais silang pigilan. Hindi nasaktan si Big Mom sa mga atake nila kaya ginamit nito si Zeus at kinoryente ang mga ito. Si Ichiji naman ay nahuli din ni Katakuri saka ito sinuntok sa makapal na mukha. Pinigaan ni Smoothie ang sariling legs para matanggal ang lason. Saka nahuli si Rijo ng syrup kaya tatapusin siya nito gamit ang espada. Sila Luffy at Sanji ay nahuli din ng syrup ni Galette kaya bihag na rin sila. Dahil dito ay malabo nang makatakas ang lahat mula sa Big Mom Pirates. Kaya napagpasyahan ng mga nasa loob ng katawan ni Veg na lumaban na lang. Si Big Mom naman ay nais daw magsagawa ng execution. Nahulog ang Tam Ate Box sa ibaba at nagkaroon ng malakas na pagsabog mula dito na nagsanhi ng pagguho ng palasyo. Sa flashback ay pinakitang nilagyan kasi ito ni Seahorse ng malakas na pampasabog upang mamatay ang mga nais magnakaw nito. Gumuho ang buong lugar dahil sa malakas na pagsabog. Nagsimula na rin na lumikas ang mga tao dahil sa kaguluhan. Samantala si Morgan ay tuloy ang pagkuha ng litrato para sa balita. Dahil sa kaguluhan ay nakatakas sila Sanji. Si Big Mom naman ay gumulong-gulong. Dahil sa pagtagilid ng buong palasyo ni Big Mom ay nanganganib ang lahat. Si Brulee ay hindi na alam ang gagawin dahil napapahamak ang kanyang mga kapatid. Si Big Mom naman ay tuluyan ng nahulog sa napakataas na lugar. Tumawa ng malakas si Veg dahil pabor sa kanila ang pagsabog.